So as of now, yung travel na napaalis natin, Achievers, 266 na. Kaya lagi mong tandaan na hindi lang po ang material na bagay, no, ang ating nasa isip, kundi gagamitin po natin yun para sa ikabubuti po ng ating pamumuhay at pamumuhay ng bawat isa sa paligid natin. Wala ang ayong worldwide kung di dahil sa inyo. Palapakan niyo po mga sarili niyo. Annyeonghaseyo, I am worldwide. Kaya ko ako sa'yo. Annyeonghaseyo, I am worldwide. Welcome to Korea. I am worldwide. Look at this amazing view. Annyeonghaseyo, to all our distributors. I am worldwide. Nabati ko yung mga nakahit ng ating travel incentive dito sa Korea. At sobrang saya nila at masaya din ang company dahil marami tayong napasayang tao na fruit of their labor ay meron ganitong mga incentive na binibigay ang company. So, congratulations sa mga makahit in advance at good luck and God bless ating lahat. Amazing morning, movers! Andito kami ngayon sa Korea. This is our first travel incentive and 40 yung mga nakasama. Actually, madami na yon, pero syempre, yung goal natin sa next travel incentive natin is mag times 3. I hope na makasama ka na kasi mas marami, mas masaya. See you! Thank you, I am worldwide! Hatawin nila para next time kasama na kayo! Mali ako ng suot. Kung sila nga eh, nilalamig yung mga Koreano, hindi paano pa kami. Hello! Ayan, so nandito kami ngayon sa Korea. Travel incentive from I Am Worldwide. So, nang saya-saya kasi, all expense paid. 5 days kami na nandito sa Korea na wala kami gagastusin. Wala kami isipin, ang gagawin lang namin, kumain, magsaya, mag-shopping, kumain, magsaya, mag-shopping. O diba, ang sarap nun. Imagine, diba, habang dire-diretso yung ganun, automatic, yung income dire-diretso pa rin. The best ang I Am Worldwide. Ang maganda dyan, nandito pa sa Korea, pero marami nang nakahit agad ng Singapore. So para sa mga movers na nasa Philippines ngayon and nasa ibang bansa pa, make sure mo na next time kasama ka na. Grabe, sarap sa IM. Sarap talaga pag libre. See you, Singapore! Woo! Annyeonghaseyo to all movers at sa lahat ng mga distributors na nakahit ng Korean incentive. Congratulations. And sa lahat ng movers at distributors sa next incentive namin, sobrang excited na. Sa Singapore naman tayo. I hope na mas marami tayong makakasama dito. And we are so excited to travel the world with you guys. Again, good luck. God bless. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo! Guys, masarap mag-travel while you are still young. And this is just the start. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's you, baby, let the light shine through. If you believe, I am worldwide. Won't you let the light Nasa Dami Island. Dami Island. Yes. Yes. So, hi Team Infinity.
and Team Aphrodite. Yan. So, we are one. Kailan ka naman. Welcome to Buddhist Temple! Ate Ana, bakit ang sinasaya mo? Eh kasi nga, ang daming Koreano! I Am Worldwide is the best! Thank you, I Am Worldwide, for this free travel incentive! Thanks! Grabe, this is I Am Worldwide Live. Yung kumikita ka na, na-enjoy mo pa yung buhay mo, nakapag-travel ka pa for free. Kaya kung ako sa'yo, nakuha ka na magdalawang isip, mag-I Am Worldwide ka na! Guys, ang sarap dito. Dati nagta-travel ako, pero ako nagbabayad. Dito ko na-experience na free, as in free. At nakapag-travel ng mga ganitong lugar, ang sarap. Kaya naku, mag-join ka na dito sa I Am Worldwide. Eyes in the sky. Eyes in the sky. Amazing morning, everyone. I'm Marlon Santos, and sobrang sarap dito sa Korea. Ito yung may experience mo kapag hinataw mo, tinrabaho mo yung I Am Worldwide. Kaya kung ikaw, pinapangarap mo makarating sa iba't ibang bansa, maganda dito, i-workout mo, hatawin mo, pagtulungan natin, panggigilan mo, kasi sa susunod, kasama ka na. Ngayon, totoo na! Dati mo mapalakpak lang ako, pero ngayon nasa Korea na! Dati pinost ko lang yung cherry blossom, ngayon nakita ko na! Dati pinapanood ko lang ito, ngayon ito na! Dreams do come true! Dati alam ko imposible, yung pala hindi, dahil sa I Am Worldwide! Woo! I am in Korea! 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 Hi, amazing morning! I'm Shirley May Cebulan. Nalaman ko yung ganitong klaseng negosyo back when I was fresh grad in PUP. So I took up psychology. At that time, nag-a-apply ako ng trabaho. And good thing lang, may nag-invite sa akin sa ganitong negosyo. Isa sa mga reason kung bakit nag-join ako sa I Am Worldwide, it's because of its amazing compensation plan. Kung saan, pwede kang kumita ng extraordinary income because of our multiple ways of earning. Imagine na dito, aside from your personal effort, pwede kang kumita kahit wala ka nang ginagawa. Basta mabuild mo yung negosyo mo. Aside from that, we have incentive programs na sobrang generous ng owners na pwede kang bigyan ng libreng kotse, pwede kang bigyan ng libreng house and lot, at travels around the world. So sa journey ko sa I Am Worldwide, alam naman natin na hindi madali lahat, lalo-lalo na sa pagkita ng pera. So with I Am, dito ko na-experience na ma-reject, diba, ng mga taong kakilala mo, may mga taong hindi talaga maniniwala sa'yo sa opportunity na pinapakita mo sa kanila kahit gaano kaganda. So maraming taong hindi naniniwala sa akin sa ganitong negosyo, including na yung family ko. At yung mama ko, yung pinakauna na pumipigil sa akin na gawin tong negosyo. Good thing lang talaga na medyo matigas ang ulo ko. Kaya tinuloy-tuloy ko yung negosyo. And aside from that, may mga financial struggles along the way dahil naniniwala naman ako lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya nung time na nagsistart ako, kahit hindi pa ako kumikita, alam ko yung ginagawa ko at tinatrabaho ko papunta pa rin dun sa big dreams ko. Naiiyak siya! Ang ganda ng bahay mo, May! Di ba talaga ito?
So sa ganitong industriya, alam naman natin na hindi siya madali. Unang-una, dahil maraming tao ang negative sa ganitong negosyo. So na-experience ko na i-share yung ganitong business sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, at sa pamilya ko, pero sila rin yung mga unang nag-reject sa akin. Alam nyo ba na sa ganitong negosyo, na-experience ko rin na mahatakan ng sasakyan, na-experience ko na mabaon sa utang, at malagasan din ng grupo. Ito yung grupo na akala mo na magiging kasama mo hanggang dulo, pero it turns out, may mga tao talaga na hindi mo control ang desisyon nila kung magkukwit sila sa business. So, yun yung mga bagay na hindi ko naman ma-experience kung wala ako sa network marketing. Pero good thing lang, lahat ng paghihirap at lahat ng struggles na na-experience ko dito, naging baon ko along the way is yung mga trainings na napakinggan ko. Kaya kung ikaw, na-experience mo rin na malagasan ng grupo, kailangan mo lang isipin or itatak mo lang sa isip mo na as long as ikaw naniniwala ka sa negosyong sinimulan mo, pwedeng-pwede mo makuha yung success na pinapangarap mo. Isa sa mga gusto ko dito sa I Am Worldwide is ako na dating mahiyain, dito ko nalabas yung potential ko na hindi ko akalain pwede pala ako magsalita sa harap ng maraming tao. At the same time, meron kang opportunity na hindi lang kumita, pero makatulong sa mas maraming tao na sila din makuha yung mga pangarap nilang sasakyan, makapag-travel ibang bansa, at mangarap din na makuha yung pangarap nila tulad mo. And here in I Am Worldwide, in just a span of 3 years, I got to travel different countries for free. Ilan sa mga yon is Korea, Japan, Singapore, Egypt, Jordan, Israel, at marami pang iba. Nakakatuwa lang dahil yung mga travel destination na pinapangarap natin ay nakukuha at napupuntahan natin all expense paid. Speaking of incentive, dito ko rin na-experience na makapag-drive na sarili kong supercars. So, first anniversary, I got the Audi R8, and then right now, I'm driving the Ferrari California 30. So imagine mo, no, ito yung mga kotse na hindi mo basta-basta at normal nakikita sa daan, pero kayang i-achieve at kaya ipamigay ni I Am Worldwide. And of course, income, extraordinary income, kung saan pwede kang kumita ng milyon. Or yung pwede mong kitain sa labas ng isang taon, pwede mong kitain dito ng isang buwan. Yung pwede mong kitain ng isang buwan, pwede mo dito kitain ng isang linggo. At hindi lang ako ang kumikita ng milyon dito sa I Am Worldwide. Marami ako sa organization ko or leaders ko na sila din kumita ng extraordinary. Kaya amazing talaga ang compensation plan ni I Am. And also, I got to achieve the Blue Diamond rank here in I Am, the first to hit. And ang Blue Diamond, pwede kang kumita ng maximum 1 million pesos per week. And latest na achievement ko here in I Am Worldwide is this 3-story house and lot. Imagine, 3 years pa lang, may 3-story house and lot na. To all members, 3 years pa lang tayo at naniniwala ko sa massive result na meron sa atin ngayon, marami pa tayong maa-unlock na achievements. Kaya kung ako sa'yo, humataw ka na ngayon para ma-experience mo yung extraordinary at amazing compensation plan at resulta kay I Am Worldwide. Para naman po sa mga hindi pa member, I'll just leave you with just one short verse.
na lagi namin sinishare dito sa company, which is Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future." Kung ikaw yung nakakita ng video nito, I believe may purpose kung bakit napanood mo siya. Kung ikaw ay isa sa mga na-inspire, ikaw na rin yung next na makakapag-inspire ng maraming tao kung sisimulan mo si I Am Worldwide. I'm Shirley May Sibulan, and I am Worldwide. And I am a 16-year cancer survivor, breast cancer, ductal carcinoma in situ, stage 2B po ang diagnosis sa akin. I discovered that the best of the king of all herbal supplements is, of course, the young barley powder. As soon as I started taking the barley, my immune system started to get much better, much quicker. I was diagnosed pneumonia or pleural effusion. Then eventually, pag-take ko ng barley, sobrang effective talaga siya. Kasi 2 times a day lang ako nag-take nun and it really helps talaga. Nung nasabrod ako, akala ko minupos na ako. Buti na lang, nakilala ko yung product na pure organic barley. Sa awa ng Diyos ngayon, tuloy-tuloy na yung regla ko. Normal na. Na usually, 3 to 5 days about.
does it take to be unstoppable? What makes triumph memorable? What defines incredible? Indestructible faith. Relentless hope. Limitless love. Because we believed and put our hearts into it, we made history. Thriving through 3 successful years. Moving faster than ever. A feat no one has ever done. We are grateful for. Let's continue to live, inspire, and move, and be unstoppable. Yon, amazing morning, Team Blast. Palakpak, palakpak. Ayan, excited na ba kayo? Comment naman down below. Comment down below, kala mo naman. Anyway, so amazing morning, Team Blast. No? Congratulations po at nandito kayo sa Friday testimonial natin. And I hope excited na kayo na makarinig ng mga testimonies from our members' family. Aba, mga mentors natin at family member nila. Hasta ganun. Ayun, nakuha nyo na yun. Ayun. So, comment nyo naman kung nasaan kayo ngayon. Anong kumpanya nyo? ano yung location nyo? Comment nyo naman. No? And if you can open your camera, mas maganda. Kasi yung hindi mag-open ng camera daw, hindi mabibiyayaan. Ayun. Meron dito from US Navy pa, oh. Nasugbu, Batangas, from Bohol, from Paris. Ayun, si Ate Luz from Dubai. Country of Sampaloc. Ayun, si Mentor John. Si Mentor Melody from Italy. Si Nerissa from Bohol. We also have from La Union, ba? Ayun. Talisay City, Negros Occidental. Yes, kit. Pampanga, si Carla. We also have si Edeline from Canada. Na? So again, paki-open naman ng camera nyo para ano, kung ano, open ng camera tapos kayo nakasarado yung camera nyo. Hindi pwede yung ganyan. Dapat pare-parehas tayo naka-open ng camera. Ayun, so we have 175 no, na mga na mga participants ngayon. So I hope madagdagan pa to. No? Paki-share nito sa mga group members niyo, sa mga teammates niyo. Ayun, meron din from Boss Chief Libya. We also have from Binyan, Laguna, Rome, Italy, si Jarlene Piamonte. Ayun, so again, amazing morning sa inyong lahat. No? My name is Mentor Poy, or Stephen Jenner De Leza. Ako po yung host niyo tonight.
Ayan. So we have a couple of people na in-invite natin tonight para mag-share ng testimonies nila with kung paano sila natulungan ng member natin, no? For example, gaya nung last week, no? Meron tayo from from si Mentor Sean, no? Si Mentor Sean na anak ni Mentor Dadel, siya naman yung nag-testimony, no? So my sister, no, si Mentor Mitch. No, siya naman yung nung isang araw, nung last week naman. So today we have another set of people na excited na rin ako nakausapin at marinig natin yung mga testimonies nila kasi dito natin makikita kung ano yung impact sa kanila ng magkaroon ng isang IM distributor na anak or kapatid or whoever man, di ba? And I hope makatulong din to sa inyo, no? So yung iba dyan, kung maluluha man kayo, huwag niyong pigilan kasi maging muta yan pag pigilan. So kung naluluha kayo, iluha nyo lang, no? Gaya ni Lola Ligaya na wala pa nga, hindi pa ka nagsisimula, naiiyak na. So of course, I'd like to shout out na yung mga top mentors natin from Team Blast. No? Mentor May, of course. We also have Mentor Arian Bernabe and Mentor Michael Fernandez. We also have Mentor Gene Mantana. And of course, yung mentors din natin, sila Mentor Marlon Santos and Mentor Kath Policarpio, who yung gumawa nito, yung ganon. Yeah? So anyway, to start with, no, simulan natin sa testimony ng mag-asawa. Kasi ito kasi yung ano nila, yung business partner natin dito. Actually sila talaga yung nag-start dito pero yung nag-work out talaga is yung anak nila, no? So for those na hindi alam, no, si Mentor John Ezekiel Matarondo is actually referred by her mom or his mom na nasa Baray noon, no? And nagkataon kasi na si Mentor John, siya talaga yung humataw, no? Siya yung talagang tumodo sa IM hanggang sa, eto na nga, ikukwento na lang nila mamaya, no? So okay lang ba? Tawagin na natin. Let's all welcome the mother and the father of one of our youngest Sapphire Elite Executive. Mentor John Ezekiel Matarondo's mother and father, Joel and Irene. Yes. Palakbakan niyo naman yung sarili niyo kasi naka-IM kayo na black and white. Tapos ako naka-Team Blast. Good morning, everyone. Amazing, everyone. Hello, amazing morning, Ate Irene and Kuya Joel. Ayun, kumusta naman kayo dyan? Ayan. Ito ko na para mag-share ng aming family story, bakit kami nag-join dito sa IM Worldwide. By the way po, I'm Irenea Matarondo. Pa-share screen lang po kami. Okay. Okay na, Kuya. Na ano na? Na-approve ka na. Na-approve na po ba? Thank you, Mentor Boy. Okay. Mag-share screen lang po kami na Mentor Boy. Ayan na. Ready na pala. By the way, ako po si Irenea Matarondo, mother of John Ezekiel Matarondo and Glenn Eric Matarondo. And you are? Ako nga po pala si Joel Matarondo, ang papa ni John Ezekiel Matarondo at ni Glenn Eric Matarondo. Share screen lang po kami. Pagpaumanhin niyo po pag kami umiyak, ay iyak lang po kayo kung kayo na natouch sa aming story. Po, tapos po natin, yan po yung family namin, may dalawa po kaming anak. Ang eldest po namin na si Glenn Eric Matarondo and then ang youngest si John S. John Matarondo. Ako po ay bago po ako na ano po sa abroad, ito po ang aking background before 12 years po ako sa SM Manila at bago po ako nag SM, nakapagtrabaho din po ako sa hardware at saka sa some Chinese restaurant. And pagkatapos po, ako po ay
pinalad, nakapag-abroad po tayo sa bansang Oman. 3 years po. Nakapag-abroad po tayo sa Oman. And then, si Mentor Irene din po is napag... Nagtrabaho din po ako sa Bahrain. Natapos po yung 2 taon. When yung mga anak po namin, maliliit pa, si John Ezekiel, nung iniwan ko yan, nung nag-abroad ako, is 4 years old pa lang siya. And then si Glenn Eric, 9 years old. So yan po, natapos ko po yung 2 taon. Ayan po yung nag-itsura ko ng after nung malapit ako umuwi dyan, ang payat-payat ko na kasi sa sobrang pag-iisip at na-miss ko pamilya. And then after ko po makauwi, nagplano po ako na hindi na bumalik ng ibang bansa. Nag-stay po ako dito sa Pilipinas for 7 years. Nag-apply po ako sa loan spa. Nag-aral po ako ng TESDA. Ayan po yung aming mga... Ayan po si yung panganay namin. 9 years old nung iniwan ko yan. At ito naman po yung ating mentor. Si John Ezekiel Matarondo, ganyan ko po siya kaliit na iniwan nung nagpunta ako ng Bahrain. First time ko po mag-Bahrain. And then sa loob po, hindi na po ako umalis noon. And then nag-stay po ako dito sa Pilipinas. Magkakasama po kami hanggang sa 7 years po na bago ako nag-abroad ulit. And then sad story po, dito po na... Nagkaroon po kami ng family problem. Kaya po, naging broken family po kami. Bago po ako, nasa abroad pa lang po ako, gumagamit na po ako ng ating Amazing Barley at saka yung Garcenia Cambodia. So, nung makauwi po ako dito sa Pilipinas, napag-desisyon lang ko po na bakit ako mag-o-order ng per box? So, napag-decision ako po na mag-avail na lang po ako ng package. Ito po yung in-avail ko, which is on the spot po ako ni Mentor JCF. Gold package po ang in-avail ko dyan kasi marami po akong family na pinamigyan ng barley natin kasi marami po ng mga may sakit. So, yun po yung naging nag-start ako dito sa IAM. And then after po na kakukuha ko pala yung product, meron na po ako mga customer or prospect na pagbebentahan. Unang-una kong binentahan dyan yung kaibigan ng kaibigan ko rin sa Bahrain na meron siyang breast cancer. So binentahan ko siya 3 box. And then, yun po, agad po, ang bilis pong na-dispose na yung 50 boxes ko. Kasi po naging focus po ako sa pagbebenta ng product natin. And then kahit po sa family ko, na-share ko rin po yung product. Dami ko pong natulungan because of barley natin po. Napaka-effective talaga yung barley natin. And then ito na po yung time na nag-pay in po ako. Thank you so much, Mentor JC, na-explain mo sa akin ng maayos at naunawaan ko kaya nakapag-pay in ako agad ng gold package. And then after po na yan po, hindi po ako nagpahinga, kumbaga pagtuloy-tuloy po yung aking pag-share ng kung ano yung nangyari sa akin, sinishare ko lang po. Ayan, nakapag-pay in po agad ako for 2 weeks. 2 weeks po yan, yung first pay in ko. Pangalawa, yung pamangkin ko. Kaya bago ako bumalik sa ibang bansa, naging mover po agad ako. Ito po yung picture namin ni John Ezekiel. That was Christmas party. Ito po yung lagi niya sinishare sa inyo na bakit po siya na-invite dito sa IAM. Actually po talaga, ang purpose ko lang po talaga is makakasama ko siya during sa mga events, sa mga... banding dito sa Pilipinas tapos nung nagpakasyon ako sa Pilipinas. Ayan po siya, napakamahiyay po niya. And during that time po na nagbabanding kami ng Team Dauntless, yung time na yan, nandun lang po siya sa isang sulok. Napakamahiyay po talaga ni Mentor John. At
Kaya po, hindi ko siya pinilit na makijoin sa amin. Basta sabi niya, dito lang ako sa sulok ng si cellphone. So, ayan po. Sobrang saya po niya. At dahil sa sobrang tahimik nga po siya, hindi ko akalain na yung palang mga pinag-uusapan namin ay pumapasok sa utak niya na bakit, ano bang ginagawa ng mama ko dito sa, ano, dito sa event na to. Ano ba itong negosyo pinasok ng mama ko? Ayan po, sinama ko rin po siya sa elite executive event sa nung nagbakasyon po ako. Ayan po, mapapansin niyo po yan, nasa pinakasulo kami kasi napakamahiyain po niya. Ito po yung unang event na nagbakasyon ako sa, hindi ko na po matanda kung saan ba yan, basta elite executive po yan. And then, ayan po siya, napakapayat po niya at napakamahiyain. Kitang-kita naman po sa kanya itsura. Ayan po. Ayan, unti-unti na siyang napapangiti kasi parang naiintindihan niya na ang galing naman dito sa IAM Worldwide na pinasok ng mama ko na parang na-amaze siya sa mga nakikita niya, sa mga na-awardan ng mga sasakyan, ng million-million. Kaya sabi niya, ang ganda dito. Na medyo napapangiti ko na siya dyan. And then ayun, medyo nag-expose na siya. Lumalabas na siya sa picture. Nakikita niyo dyan, ano na siya. Medyo masaya na siya. Nawala na yung pagkamahiyain niya. At eto, nung nag-start si Jan, na makabalik na ako sa ibang bansa, lagi na siya kuma-attend sa IAM office. Dahil nga nabaliw po siya sa kaka-attend niya sa tulong din po ni Mentor Poy at ni Mentor JC na lagi siyang umaattend at tuwing po mag-a-attend ka ng mentoring, nasa harap po yan. So, yun na nga po to make nagpa-member na po siya. Hindi pa po siya nagpa-member niya. Hindi po siya nagsasabi sa amin na ganito na gusto niya na magpa-member. Ang ginawa niya po sa mga schoolmate niya, nagbebenta-benta lang muna siya ng time na yon. At ayan na nga po, puro garcenia dati ang binibenta niya. Na tuwing makakabenta yung mama, nakabenta ako ng 9 boxes. So na-amaze po talaga ako sa kanya. Although, gusto ko na siyang pamemberin noon, pero gusto ko na manggaling talaga sa kanya na porsigido siya na gusto niya. Kasi po, mahirap yung kamilang parents ang gusto namin. Mismong siya mismo yung may gusto sa kanyang gagawin. Ayan na po. Marami na rin siya nabibenta at nasisharean dito sa hindi pa siya member. Puro ano lang talaga siya, benta-benta. Ang pinakamabenta niya pong binibenta noon is Thursday niya, yung pampapayat natin. Ayan na po siya nung nagpa-member. Si Jan Ezekiel. Ang package po niya nag-umpisa sa mababang package. Kaya po lagi niya sinasabi, wala sa package ang success ng business. Tapos, ito na po siya nung time na nag-aaral na po siya sharing sa mga kabataan, mga paklase niya. Ito po ang mga ginagawa niya. Habang nag-aaral, rin po siya ng share sa IAM. Nag-share rin po siya sa, alam ko po, sa Rainforest po ito. Yes. And then, ito po yung mga, ayan, member na po siya dito. Ang una niya pong member dito, yung mga classmates niya. So, lahat po yan, member na, DR niya po yan, direct reference po yan. And then, ayan po, sa sobrang, po siya, payat na payat po talaga siya dyan. Hindi siya nahihiya na magpa-picture sa mga VOs natin. So, talaga pong nagpapasalamat po kami talaga mag-asawa dahil sa inyo, nabigyan niya na opportunity yung anak namin. Ayan, ito na po yun. Ito yung time po na inampun po si Jan Ezekiel ni Mentor Poy and Mentor JC. Thank you so much. Maraming talaga. Ito na, inaiyak ako. Masakit tanggapin na magpaalam si Jan sa iyo na mama, magpo-full time na ako.
Kasi nga po, hindi naman talaga yun yung ano ko sa kanya. Sabi ko sa kanya mag-aaral, pero talagang nasunod yung pagkamatigas ng ulo niya. Wala po kami magawa kasi nasa malayo kami. Lahat po yan, mga kasama niyang yan, sinama niya sa condo ni Mentor Poy, lahat po yan, member na po dito sa IAM Worldwide. Kung makikita niyo po yan, mga kabataan po sila, talaga po. Glory to God, talaga po nag-success po sila dito. Ayan po yun. Ayan na po. Ito naman pong picture namin. Ito po yung ano, inatid ako ni Jan sa airport. Pupunta po ako ng Bahrain, pero ang sinabi ko sa kanya is Dubai. Tapos, ang sabi niya sa akin, nasa airport ako, Papa, hindi na ako mag-aaral. Pupukus na ako sa IAM. Noong time na yun, wala akong nagawa kasi nasa airport na ako. Sinunod ko na lang siya. Isipin niyo, hinatid niya lang ako sa airport tapos sasabihan niya ako na Papa, hindi na ako mag-aaral. So, no choice po ako. Kaya, dumaretso pa rin po akong umalis. Nag-abroad pa rin po ako. Siya po hindi na nag-aaral. Pagpaalam na sa akin, hindi na mag-aaral. Pupokus pa siya sa IAM. Ayan po. Ito po, nung dumating na ako sa, ano, sa Bahrain, ang alam po kasi ni mentor dyan eh, sa Dubai. Pero yung destination ko po isa sa Bahrain na hindi nila alam na sa Bahrain ako pupunta. Ito po, nung pupunta ko ng Bahrain, nagkita kami ng mama niya sa Bahrain. Tapos, marami kami pinag-usapan mga bagay-bagay kasi nga, nung time na yun, medyo family problem kami. Kaya nung pumunta ako ng Bahrain, medyo inais ko na yung pamilya ko. At nakita na kami ng mama niya sa Bahrain. Yun po. Nagka-ayos na po kami ng mama niya sa Bahrain. Pumunta po ako sa Bahrain. At nagtrabaho po ako sa Bahrain. Sa isang restaurant po. Ang may kontrata po ako doon 2 years. Pero hindi ko na rin po na ano, natapos. Kasi lagi na po kami tinatawagan ni mentor dyan. Kasi tuwan-tuwa siya sa nangyari. Dahil nasa Bahrain na ako, nasa Bahrain ng mama niya. Lagi na po siyang tumatawag sa akin. Masaya daw po siya. At ito naman po yung mama niya. Ako naman po, naging TH po ako sa Bansang Bahrain. Ayun po, nakita yung pogi-pogi po. Alaga. Alaga po ako ng since born. Ayan. Alaga po yung bata niya. Ayun po. Nag-alaga po ako sa Bansang Bahrain, pero yung sarili kong anak hindi ko maalagaan. Kaya po, yun yung napakasakit po sa mga OFW na lumayo tayo para sa pamilya natin, para kumita. Pero yun ang pinakamasak, naaalagaan ko yung anak ng iba, pero yung sarili kong anak hindi ko maalagaan. Talaga pong napaka, kaya nakapag-decision po talaga kami na umuwi na lang, na mag-focus kami kay Yeah. Ayan, ito na po yung simula po nung nalaman niya na nagkabalikan na kami ng papa niya. Naging masaya po lalo siya, naging porsigide po talaga siya na kumbaga sa ano po, naging gigil po talaga siya. Baliw na baliw po talaga siya sa IAM Worldwide.
sobra po yung sipag niya talaga po dyan. Kumbaga, dahil ang kanya po palang goal, eh, mapauwi po kami mag-asawa dahil na po buo na kami uli. Ayan po, hanggang sa sobrang sipag at tiyaga niya po talaga, na-hit niya po yung Sapphire Elite Executive. Nung sinabi niya po sa akin yan, makita ko yan, sinadya sa akin, sobrang iyak ko po na talagang yung sacrifice na ginawa ni Jan Ezekiel Luke sa IAM Worldwide, talagang nagkamit po siya ng ano, ng success dito po sa IAM Worldwide. Ayan po, sa loob po ng 2 months during pandemic, kumikita po yung anak namin ng 150,300. So talaga pong ano, 16 years old pa lang po siya dyan, high school. Napakasarap po sa isang magulang na makikita na ang isang anak mo na 16 years old kumikita ng ganyang kalaki. Ayan po. Unti-unti na siyang nabibuild, na pumupogi, dati pong payatot, ngayon nagkakalaman na siya. Dahil po talaga, pag nagkakapera na po, kumikita na ang isang tao, talaga po lahat po mangyayari sa buhay mo kung ano yung mga pinapangarap. Ayan. Marami na rin po siya napapapain at natutulungan dito sa IAM Worldwide. Meron na rin po siyang team sa Canada na kapag-build na po siya ng team. So, talagang thank you Lord po talaga dahil siya yung aming ano, hindi po kami bumitaw. Siya lang po talaga yung pinakapitan namin during the time na ano kami, na pinanghihinaan ng loob. Ayan po. Ayan po si Jan. On that time po, lagi siyang tumatawag sa amin sa baray. No, kumusta kami? Tapos, lagi niyang sinasabi, Papa, Mama, uwi na kayo. Sabi niyang gano'n, uwi na kayo. Kasi, buo na tayo eh. Yun lang po talaga yung ano, yung pinagdarasal lagi ni Jan, at alam niya na ng mentor ko, Mentor JC, na kung ano yung gusto niya. Yung mabuo lang po kami pamilya talaga po, ano, ipapakita niya yung best niya dito sa IAM Worldwide. Ipapakita niya na hindi na kami mahihirapan na mangangamot sa ibang bansa. Dito na lang po kami sa Pilipinas, magkakasama. Yan po, lagi niya po kami minomonitor. Nakabili na po, may ticket na po ba kayo? Anong kailan po kayo uwi? Lagi po siyang ganun. Wala pong araw na hindi siya mag-video call sa amin. Ayan. Yan po. Lagi po siya tumatawag. Kahit saan po kami pumunta, kahit anong pong puntahan namin, kahit saan, tawag siya ng tawag. Lagi po kami sinasabihan, Papa, uwi na kayo. Ako nang bahala sa lahat. Umuwi na lang kayo dito sa Pilipinas. Magkasama na kayo ni Mamang uuwi. Ang sabi ko sa kanya, may kontrata ako dito 2 years. Hindi ako pwedeng umuwi. Pero dahil sa mahal ko ang anak ko, at pinakita niya na, Papa, nandito na si Kuya, si Lola, may condom na tayong titirahan. Hindi nyo na kailangan mag-approach. Sama-sama tayo dito. Kaya yung sa 2 years kong kontrata, kinausap ko yung amo ko. Sabi ko, boss, uuwi na lang ako kasi mas mahal ko yung pamilya ko. At pinakita ko sa boss ko na ito yung anak ko, masaya. Kaya sa halip na hindi ako payagan ng amo ko, kuwis yung kontra ko, pinayagan niya din ako para sa pamilya namin. Kaya pumayag na lang din siya na ako'y umuwi ng Pilipinas. Pero sa ibang ano yun, hindi papayag kasi may 2 years kontra kayo. Kaya na po, nung pumayag na po yung amo ko, at bumili na po ng ticket ako na ano, pauwi na po kami ng mama niya sa Pilipinas.
masaya-masaya po si Jan nung alam niya na pinayagan ako ng amo ko na makauwi na sa Pilipinas. At talagang chine-check niya kung talagang uuwi kami o baka ginug-good time lang siya. Kaya talagang lagi siya nakamonitor sa amin. Ito po yung nasa eroplano na kami. Talagang on time, minuminuto, tumatawag siya. Kasi alam niya, baka hindi ko siya siputin sa Pilipinas. Pero nung nalaman niya na may ticket na kami at saka nakasakay na kami sa eroplano, doon na siya naniwala na uuwi na kami ng mama niya. At masaya-masaya siya nung nalaman niya pauwi na kami. Ito lang po yung nasa hotel quarantine facility na po kami dalawa. Ano po yan? 7 days po kami naka-quarantine. Dito lang po din yan sa Quezon City. Ang ganda po ng pangyayari din ng naka-quarantine kami sa hotel. Alam niyo po ba, maikwento ko lang po, na yung time na yan, mga kasama namin may nag-positive na COVID. Eh, dahil po sa tulong ng barley natin, pinadalhan kami ni John Ensical ng 3 box lang po within 1 week namin inumin. So, sila po nag-positive, kami lang po yung nag-negative magkasawa. So, nagtataka po sila bakit kami magkakasama kami parati sa elevator. So, dapat po na nahawa na rin kami. Because of barley po talaga, napagod po ng barley talaga. Yan po, nag-negative po kami. Nung that time, nagpapaswab test na po kami niyan. Ang result po namin, the following day, negative po kami mag-asawa. Ayan. Ayan po, nung negative po kami sa COVID, ganun po kami, pauwi na po kami niyan. Sinundo na po kami ni John Ezekiel at kasama po niya si Mentor Poy. Salamat po, Mentor Poy. Sinundo nila kami sa quarantine hotel. Ito na po yung nandito na po kami sa condo. Ito po yung family namin, mother ko, kapatid ko, saka si Mentor John Ezekiel niyo at sa mga pamangkin ko. Nandito na po ako niyan sa condo. Kauwi lang po namin niyan noong March 7. Ayan. Nakakapag-bonding naman din po kami. Unang out namin yan, no? Magpunta kami ng Green Hills. Nilabas po kami ni John Ezekiel. Sa sobrang tuwa niya po na talaga lagi siya naka photoshoot kami niya tuwing lalabas kami. Sobrang excited niya po niya. Ayan po. Yan po yung unang date namin ni Ezekiel. Ako po muna ang i-date niya. Kumbaga, ipinakain niya ako sa restaurant. Sabi niya, Papa, dito ako lagi kumakain. Gusto ko ma-experience makasama kita. Kaya ako lang po ang unang i-date niya dyan sa restaurant na kinakainan niya. And the following day po, yung mama naman niya. Picture pa siya. Hindi ko, stolen shot pa po yan. Dinate din po ako ni John Ezekiel na may pupuntahan tayo. Laging ganyan po siya. May pupuntahan tayo. Akala ko po mag-shipping lang. Akala ko pala ikakain niya ako sa labas. So talaga pong sobrang saya po namin na may isang anak, may mga anak kami na ganyan na noon hindi namin nararanasan. Ngayon po nararanasan na po namin na malibre ng anak. Dati po, kami ang nanlilibre. Ngayon po, si John Ezekiel naman at mga anak na. Yan. Nung nagpagupit po silang dalawa, yan, nag-bonding rin po kami. Magkakasama kami. Na nagagawa na po namin na kung ano yung gustuhin ni John na para mapasaya kami bilang parents niya. Andiyan po. Lagi po siyang Ayan po yung na pupunta na po kami sa office. Sinasamahan ko na siya sa office mag-claim ng product. Sinasama niya po ako para daw po makita ko yung office. At saka
na para speechless po talaga. Ito naman po yon yung pagka may ano talaga ano po dito sa nung pag-uwi po namin talaga ano tulungan po talaga kami dito kasi po sa edad po ni Jan na talagang napakabata pa niya nang makita ko po na talagang ang laki na ng team niya kumbaga sabi ko bakit nga tama rin pala nga na talagang pinauwi niya kami kasi ano hindi niya nahihirapan siya nahihirapan siya. Kami na rin yung tumutulong sa kanila. Nagbo-volunteer na rin kami. Tulungan ka namin. Sama kami. Ganito. So, mas napadali po ang pag, pag po proseso ng negosyo po. Pag family po talaga. Ayan. Ito po yung ano, yung experience po na sinama ako ni Jan sa office. Nag-claim kami ng 1.5 million na products niya sa mga team niya. Sa Canada, sa lahat ng mga team niya, team first, ito po lahat, team fiery, ito po yung mga product nila, sinama niya kami, mama at papa niya para mag-claim product. Napakarami po ng product. Iniisip namin kung siya lang pala mag-isa, ang gagawa nito, mahirap. Napakahirap pala ng ginagawa niya nung wala pa kami. Kaya naisip namin talaga right decision din yung aming ginawa na pag-uwi at suporta sa kanya sa mga ginagawa niya. Ito naman po yung birthday ng papa niya. Last July lang po yan. Ayan, first time po namin na mag-banding kami apat during na birthday po ng papa niya. Ano po yan? Siya lahat po ang nagbayad. Napakasarap po na isang mentor dyan na 17 years old na siya lahat po ang nagbabayad ng mga lalo na yung mga gathering namin. So talaga po pinatunayan ni mentor ni Jan na umuwi lang kayo dito sa Pilipinas, ako na po ang bahala sa lahat. So talaga pong pinagpapasalamat namin talaga sa Diyos at sa I Am Worldwide at sa mga lahat po ng mentors na nag-guide kay Jan Estel. Ito po yung aming lagi pong inaano ni mentor dyan sa amin na sinasabi niya sa amin Papa, lagi lang tayong magnanalig sa Diyos na lagi niya inaano itong humanly speaking it is impossible but with God nothing is possible. Totoo naman po eh kasi nangyari sa amin wala po talaga imposible yun po ang totoo. At nagpapasalamat po kami sa mga lahat ng mentor na tumulong, lalo po kay mentor Shirley May Sibulan, mentor Kat Policarpio, mentor Marlon Santos, mentor Jean, kay mentor Stephen Jan Hordalesa. Siya po ang naging tatay ni Jan nung wala kami. At saka si mentor JC, sila po talaga lahat. Simula umpisa hanggang dulo, sila po ang tumabay at saka ka ng mentor Maribel Rivero sa kasama nila sa ano sa Pond to Be Poor, saka sila mentor Mavs, saka sila mga iniidolo niya, sila mentor Arian Fernando at saka Michael Fernandez po. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-guide sa mentor Jan Esigal. Nung wala po kami, kayo po lahat yung nakikita namin mga kasama niya sa mga mentoring, sa mga lakad, lalo na sa ano sa mga gatherings before na nakikita namin sa Zoom o sa Facebook, sa Cavite, kana mentor Nice Robaldo Valdez, mga nakikita namin po. Kayo po lahat ang nag-build sa anak namin nung wala kami. Kaya ngayon naman po, medyo naaano na po ni mentor Jan nyo ang aming pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po talaga. Ganun din po sa, bago ko po makalimutan, ano, nagpapasalamat din po ako sa aking mother-in-law, sa Lola Ligaya Matarondon dyan, sa paggabay niya kay Jan Esel. During that time na hindi, wala po kami sa tabi niya. Siya po talaga yung naging nanay, naging tatay, lola. So, salamat na dun sa pag,
support mo kayo dyan kahit naging matigas ang ulo ng bata mo. Maraming maraming salamat. Si God na po ang bahalang mag-ano sa inyo, magbigay ng blessing. Ito naman po yung aming masasabi lang po sa mga kapwa OFW namin. Kung meron po kayong mga anak na kagaya po ng edad ni John or kahit hindi po edad ni John, huwag po kayong matakot na i-share nyo yung naging journey niyo dito sa I Am Worldwide. At talaga po dito po sa I Am Worldwide, hindi niyo po gagawin mag-isa. Matutupad niyo po yung mga pangarap niyo basta po paniwalaan niyo lang po kung ano yung mga pangarap niyo sa buhay. Sa business po natin dito sa I Am Worldwide, wala pong imposible po talaga. Talaga pong ito, lahat po ng nangyari sa amin, hindi po namin to in-expect. Lahat po ito ay talagang galing kay God. Kumbaga sila po, siya po talaga ang nag-guide sa amin. Tsaka huwag po tayo makakalimot na magdasal lagi sa tuwing umaga. At lahat po ng biyaya na natatanggap natin, ipagpasalamat po natin yan sa Panginoon kasi po talaga po, siya lang po naman ang nakakaalam ng lahat. Yun lamang po mga mentors. I hope na na-inspire po namin kayo sa maitli namin kwento o napahaba na. Pasensya na po. Maraming salamat po. Yes. Thank you, Lord. Thank you so much. No? Thank you, Mentor Irene and Joel. Plakpan naman natin yung mag-asawa. Ayun, si Kat Neal. Kat Neal. Sarat lang. Ayun, so nakaka-inspire talaga yung hindi lang technically yung success ni John Ezekiel yung nakaka-inspire dito, kundi yung buong family niyo, no, kung paano nagsimula na bago mag-IM, broken yung family niyo. Ngayon, you're back together in each other's arms. Di ba? Kita ko yung, kita yung mga kilig-kilig moments nila niya pag nakikita mo sa GGS minsan, di ba? So nakakatuwa lang na makita na hindi lang si John nagiging successful, pero your family is conquering success as well, no, as a whole. So dami mga questions dito, no? Galing sa mga iba't ibang mga tao. Actually, parang isang tao lang to. Maraming questions dito para sa inyo, no? Mentors. Kasi maraming natutuwa sa story na shinare nyo. And marami yung mga tao na naiisip din, paano kaya kung ako din yung nanay or tatay? And ano kaya yung masishare ko din sa ibang tao, no? So isa sa mga questions nila, especially ito na isa sa mga... Ito yung pinakamahabang message ni Ate Irene noon eh. Noong nagpaalam si Mentor John. Actually, nagsasabi na sa akin si Mentor John, si John Ezekiel, na magpo-full-time na siya. So, hindi ko pa naman alam na desidido na siya talaga. Tapos bigla nag-message si Ate Irene sa akin. Ang haba. Ha? Sabi niya, Mentor, si John gusto na mag-full-time. Ayaw na mag-aral. Keme. Diba? Pero ngayon na nakikita niyo na yung success ni John, no, anong nafi-feel niyo kahit hindi niya natapos yung pag-aaral niya pero sobrang successful niya sa dito sa IM ngayon? For me po, siyempre nung una pa lang na nag-message ako sa iyo, Mentor, po talaga gumuho ang mga pangarap. Kumbaga po, talaga hindi yun yung gusto namin. So nung makita namin po at talaga pinatunayan ni John na pag umuwi kayo lang mama dito, akong bahala sa lahat. Makikita nyo kung gano'ng nakalaki yung team ko. Mama, ano ka lang? Yung talagang hindi mo masasabing totoo yung sinasabi ko sa'yo kung verbal lang tayo. Kailangan talaga nandito kayo. Umuwi na kayo dito. At nung makita ko nga po na makauwi na kami dito, talagang mayat maya wala nang pahinga yung cellphone niya. Halos ano na siya, sagot na mga inquiry, mga products dito, puno yung ano niya, yung pondo niya. So talaga sabi ko, oh, totoo nga pala na ano, na kailangan nating makauwi dahil totoo yung sinasabi niya, umuwi lang kayo, papatunayan ko sa inyo na kung gaano nakalaki ang team ko. Kasi po mahirap yung sa true video ko lang kami nag-uusap.
Talaga napakasaya po. Alam niyo po yung gusto kong tumalon. Na niyakap ko po talaga siya na mahigpit na ano. Na talagang sabi ko, thank you dyan. Ikaw lang pala makakapagpauwi sa amin. Yun po ang talaga. Yes. Grabe. Now, ikaw din ba, Kuya Joel? Nung nagpaalam siya sa akin, nung nasa airport ako noon eh, binatid niya po ako sa airport. Tapos paghahatid niya sa akin sa airport, mag-December po yun, sabi niya sa akin, Papa, sa pag, ano mo, sa, kumbaga, in-advise pa niya ako sa pag-abroad ko ulit eh. Sabi niya, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, sabay bulong sa akin, Papa, bulong po talaga. Papa, for good na ako, hindi na ako mag-aaral. Bigla akong namula. Alam niyo yung mentor po, bigla akong namula eh. Flight ko na nun eh, tinatawag na yung ano ko eh, mag-aano na ako board, mag-aano na ako sa loob eh. Sabi ko, ha? Kaya nga ako mag-aabroad eh, para sa'yo eh, di ba? Ganto ganyan. Medyo nag-anohan pa kami nun eh. Sabi ko, mag-aaral ka, Papa, buo ng decision ko, sabi niya gano'n sa akin. Wala na po akong magawa. Choice, wala na po akong choice. Kaya umalis na lang din po ako. Yun, yung pag-alis ko po, na ano na po yung kanyang decision. Talagang nasunod na po. Yun lang po. Yan. Naalala ko pa yung kumakain kami sa Tokyo, nanilibre niya ako, tapos tumawag siya sa'yo. Yan. Naalala mo po, yan, sabi niya, Pa, uuwi ka na. Ganun kaya talaga yun, no? Sabi, napaka-decided. Yeah, actually, hindi ako uwi. Di ba niloloko ko na? Actually, nung nag full-time siya talaga, nakita ko din talaga na sobrang determinado siya na i-achieve yung gusto niya mangyari sa inyo, which is yun nga po yung pauwiin kayo. Kasi minsan na naalala ko yon, there was this time na tumatawag siya kay Ate Irene. Tapos yung kausap niya is yung inaalagaan ni Ate Irene. Sabi niya, why do you love my mom? You don't love my mom. She's my mom. Gano'n si John. Inaaway niya yung alaga mo. Ano siya kagigil? Yeah. Pero ano naman ngayon? Ano naman yun yung masasabi niyo na finally, nakauwi na rin kayo sa Pilipinas for good? No? Ano yung nafe-feel niyo? Anong tingin niyo ba worth it din ba to yung pag-uwi niyo sa Pilipinas ngayon? To be honest po talaga, yung nararanasan po namin ngayon na hindi lang po si mentor dyan ngayon, kumbaga ang humahataw, kami na rin po mga parents niya, ginagawa na rin po namin yung negosyo. Hindi man kami kagaya ng sa iba na agad malaki yung kinikita, pero at ano po, kumikita na rin po siguro sa iba po, bariyang pa lang yung kinikita namin dito sa IAM Worldwide. Pero tinatry po namin yung best namin na nagpo-posting na rin po kami. Kung ano po yung natututunan namin sa training, nagpapasalamat din po kami, may free training talaga. So, plug in lang po talaga kami, and then yun. Utay-utay po namin na, ngayon po, ano, dati, walang pangalan pa yung team ko. Ngayon, nagkaroon na rin na, nilagyan ko na rin ng pangalan kasi na-amaze ako sa, bakit sila may team, bakit ako wala? Pero, may team na rin naman ako, kaya lang, hindi ko nilalagyan ng pangalan. Kaya sabi nila, kung ano yung goal mo, isulat mo at i-apply mo. So ang ginawa ko po, gumawa ako ng dream board, gumawa na rin ako ng pangalan ng team ko. So tayo-tayo po talaga yung prayer ko po talagang inibigay na po ni Lord ngayon. Ikaw. Ito po sa I am, wala po talaga imposible. Lahat ng posible, nagiging posible. Yung po, yes. Dito sa I am. Kasi na-experience po po. Yun po. Ano follow-up question ko na lang din po, no? Ano yung mai-advise nyo sa mga kapwa nyo na nagtrabaho or yung iba kasi ayaw umuwi? Yung natatakot, kumbaga, na umuwi, may IM, kumikita, pero natatakot umuwi. No, I don't know what's holding them back. Pero ano yung ma-advise mo sa kanila para hindi na sila matakot, hindi na sila mag-hold back, yung talagang gagawin nila yung IM kagaya kung paano yung ginagawa ng pamilya nyo. Pati ngayon si Glenn, no, 'di ba, hinahataw na rin yung IM, 'di ba? So ano yung ma-advise niyo sa mga kapwa niyo OFW na takot umuwi, takot hatawin yung IM? For me po, yung mga OFW, yung mga katulad po namin ng mga OFW,
May advice ko lang po, huwag po silang matakot na magdesisyon sa sarili nila. Kung ano po yung right decision nila po. Kung ano yung decision nila, paniwalaan lang po nila yon, sundin lang po nila yon. Kasi dito po sa I Am Worldwide talaga, once na ginawa mo tong I Am Worldwide, matutupad yung pangarap mo. Maraming mababago. Kasi po sa pamilya po namin talaga, ang laki po na pinagbago. Alam niyo po yung dati, ordinary lang kami mamuhay. Ngayon po, dito sa, because of I Am Worldwide, nandito na po kami sa condo nakatira. Alam niyo po yung feeling na, ma, ito pang grocery, ma, ito pang pampaayos ang buhok mo, or kung ano pa mga ano. Kumbaga, dati po, hindi ko nararanasan yan. Kahit nung nasa ibang bansa ako, iba ang inaalagaan ko, walang nagbibigay sa akin ng ganito, ganyan. Ngayon po talaga, dati, wala kami mga sariling kwarto. Ngayon po, may mga sarili-sarili na kaming kwarto. Kumbaga, dito po sa I Am Worldwide, nabago ang buhay po namin. So, sa mga OFW po, na member na rin po kayo ng I Am Worldwide, umuwi na po tayo sa bansa natin. Nandito po ang, ano, ang matutupad po ang pangarap natin dito. Basta, paniwalaan lang po natin yung ginagawa natin. I-apply po natin lahat ng natututunan natin. Wala pong imposible po talaga. Kasi dito na po talaga namin naranasan yung sarap ng buhay. Kumbaga talaga po, wala po. Overwhelmed po talaga na nag-decide kami na umuwi na lang. Yun po. Maraming salamat po. Yes. Kaya Joel, may dadagdag ka ba? Konti lang po. Dito po sa I Am Worldwide, ang pamilyang WhatsApp na bubuo sa I Am Worldwide. Di ba? Nagkahiwalay man pero dahil sa I Am Worldwide na buo, di ba? Actually, marami kasi mga nangyayari din talaga na hindi naman lahat, no? Pero mga nag-a-abroad talaga na nagkakaroon ng problem sa family dahil nga sa distance, no? So, magandang example po to para mapatunayan natin na sa I Am Worldwide talaga is pwede mabago yung buhay talaga natin at mabuo yung pamilya ulit. Di ba? Tsaka gaya niyan ngayon, araw-araw kayo magkakasama, no? Kada umaga, natitimplahan mo ng kape yung mentor mo, tsaka sigle, tapos nakihimas-himas mo na si Kuya Joel. Ano naman masasabi niya sa mga ano, sa mga nanay na may mga anak na nandito sa IM, na alam mo yung syempre gaya nyo, nung nagsimula, hindi naman kayo suportado talaga niya kay John sa ginagawa niya. Ano yung masasabi nyo sa kanila or maa-advise nyo para masuportahan nila yung mga anak nila para maging successful dito sa business? Para po ako muna, no, sa karamihan po kasi dito sa I Am World, mga nanay po na OFW, kalimitan po kasi mga tatay is mga negative po yan. ano po yan, talagang aminin man natin sa hindi, talaga po ang mga tatay negative, ang nanay, ayan po. Bilang nanay po na isang OFW, kung may mga anak po kayo na nandito na rin sa I Am Worldwide, i-full support niyo po sila. I-ano niyo po sila, yung i-guide niyo po sila na kung gaano kaganda, ipakita niyo po sa kanila gaano kaganda ang I Am Worldwide, ano yung, lalo-lalo po yung ating 13 ways of income, doon pa lang po talagang, ano, doon ako na-amaze kasi sobra pong napaka-powerful po ng ano natin, ng ating income dito sa ano, sa I Am Worldwide. So, support lang po sa mga anak natin. Bigyan niyo po sila ng, wag niyo po silang i-negative kasi po talagang dito po sa I Am Worldwide, mababago ang yung mga anak niyo po na naglalaro lang, kung ano lang ginagawa. Bigyan niyo po sila ng chance na mabago ang buhay nila dito sa I Am Worldwide. Enjoy niyo po sila dito. Kasi po, ito pong I Am Worldwide, hindi po kayo maliligaw ng landas. Nasa tamang landas po kayo. Kaya yun po yung advice ko sa mga nanay po. Sa tatay. Sa tatay doon, na maawiso mo. Ako naman po, yung mga parents po, tatay, na yung mga anak mo, ang anak nyo nandito sa I Am Worldwide, tandaan po natin, kung yung mga anak po natin nandito sa I Am Worldwide, sila na po ang mga bayani ng ating pamilya kung sila nandito sa I Am Worldwide.
sila na magiging hero. Kasi sila mga kabataan, lalo-lalo na mga kabataan, kung sila ang naka-member, magiging bayani na ng pamilya niyo yan. Kasi sila ang pag-asa ng bayan, ang mga kabataan. Kapag sila nandito sa I Am Worldwide. Tama, tama. Grabe no, nakaka-inspire lang. Tsaka, alam mo yun, di ba normally na naririnig mo, mga nanay nagtatrabaho, tatay nagtatrabaho, kayo ayaw kayo pagtrabahuin ni Mentor Jan, tsaka ni Mentor Glenn, no? Parang ang gusto kasi nilang mangyari, eh sila yung mag-sacrifice ng buhay nila para mabigay yung buhay ninyo. Na maging matiwasay, maging ma-chill lang kayo, pagawa-gawa ka lang ng buhok mo, mga ganon. Sabi na po ng mga anak kong dalawa, kasi kung member na po sila, magiging Cecilia Rason ka ma. Imagine mo yun. Imagine nyo yung Cecilia Rason, eh, siyempre po, hindi ko pa masyadong ano kung sino yung Cecilia Rason. Ako, nanood ako ng mga sa I Am Worldwide. Ah, ito pala yung Cecilia Rason na buong pamilya na rin nasa I Am Worldwide. Kaya po pala, sabi ko, thank you, Lord. So, ngayon po, last message po, no, para kay Jan, no, sa inyong anak, sa inyong bunsong anak. Ano yung masasabi nyo sa kanya? If you wanna thank him or whatever, sabihin niyo po dito ngayon para marinig niya kasi nandiyan lang siya sa taas. Ako po muna. Sa alam ko lang, nandiyan lang siya sa taas, nasa kwarto niya. Mentor Jan, ayaw niya ng mentor kasi anak nga namin daw siya. Jan Ezekiel, maraming salamat kasi pinauwi mo kami ng papa mo. Pinatunayan mo sa amin na mababago ang buhay natin dito sa Ayong Worldwide. Although si lagi mo sinasabi sa akin na mahal mo ba kami? Sabi ko ako naman, sabi ko, ma, kung mahal mo kami, ano ba ang spelling ng love? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko love, no mama, sabi niya. Hindi 'yun ang spelling ng love. Time. T-I-M-E, time para sa aming mga anak mo. Sabi niya ganyan. 'Yan ang so ngayon, naintindihan ko na anak na kung bakit ka talagang prosigido na pauwiin kami. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin ng papa mo. Yung dapat kami na nagpo-provide, ikaw na yung gumagawa ngayon. Support na lang yung ginagawa namin sa'yo. Minsan, kahit tulog pa kami, hindi mo kami ginigising. Basta ikaw, gising ka na. Yung ganon, yung pinaparamdam mo talaga sa amin na pinauwi mo kami para magbuhay rena at prinsipe. Pero hindi namin kaya yung ganon. Na mabubuhay na lang kami sa ganon. Kailangan din namin kumilos. Kailangan ka rin namin tulungan. At maraming salamat talaga. Although hindi ka nakatapos ng pag-aaral, pero ngayon yung nakakamit mo ngayon, yung iba nag-aaral pa, ikaw kumikita na ngayon. So I'm very, very proud of you, kami ng papa mo, pati ang kuya mo, lola mo. Pagpatuloy mo lang niya kung ano yung mga pagtulong mo sa kapa, lalo na sa team mo. Maraming salamat. Mas lalo pang lumaki yung team mo, yun lang lagi pinapipray ko kay God. Lagi mong isentro si God sa iyong anuman yung ginagawa mo sa buhay. Talang, huwag ka muna mag-aasawa. Boyfriend, that's yan yung pinaka-worst na iniisip ko. Pag mayaman ka na, yun. Basta. Mayaman muna bago jowa. Opo, huwag muna mag-jowa. Please lang. Please lang, oh. Nag-please na mentor dyan, ha? Ayan kayo po, Kuya Joel. Last message for John. Message ko sa kay John Ezekiel is basta support na ako sa inyo sa likod mo lang. Full support. Yun lang po. Yun. Thank you very much sa inyo po. Nakaka-inspire po yung story nyo ngayon na sinare sa buong Team Blast, and marami po sa inyo yung gusto din maging kagaya nyo na mabalik yung family nila at mabigay din yung time na kailangan ng anak nila. No? So thank you very much po, Mentor Irene and Mentor Joel.
for sharing your testimony. Diba? Na-inspire ba kayo doon? Kasi kung hindi, ano pa? Ano pa kailangan para ma-inspire ka? So thank you very much po ulit, no, Mentor John, Mentor Joel and Mentor Irene sa pag-share po. So ngayon naman, meron pa tayong isang special guest, no, na ang dinig ko excited na rin na mag-share ng kanyang story, no, as a mother, yeah, as a mother of someone who is successful here in our business, no. Sa mga hindi po nakakaalam, no, ng backstory ng taong i-share natin, mamaya po ikukwento niya. Hindi po ako yung kukwento. Ayan, so imagine mo ngayon tinitingnan natin yung ano, no, yung side ng family naman ng isang mentor. Kaya nakakatuwa itong mga ganitong session natin, yung testimonials, no. So ngayon tawagin natin ang mother ng isa sa mga Diamond Elite Executives natin and isa sa mga, ang mother ng una kong nabudol sa networking. Tawagin natin ang mother ni Mentor John Cesar Yap, Mentor JC Yap. Tawagin natin si Tita Nelly Yap. Hello, Tita. Wow, nakabayal. Ito ang favorite color niyo. Ayan, Tita. Anong favorite color mo, Tita? Violet. Oh, naka-violet siya si Tita kasi alam niya na first time niya, no, mag-join sa ganitong meeting kasama nating lahat, di ba? Ninenervyos ka ba, Tita? Nagkape ka ba? Oo nga eh. Huwag kang nervyos din, Tita. Kunwari ano lang to, nasa labas ka ng bahay natin sa Pasig, tapos nag-aabot ka ng mga ulam sa kapitbahay, kinausap mo lang sila habang inaabot mo yung laing mo, di ba? Sino na nakakain ng laing ni Nelly Yap? Diba? Si Tita Nelly po, siya po yung nagluluto ng napakasarap na laing na binibenta ni Mentor JC. Baka po meron sa inyong gustong bumili, may dumating siya. Meron ako ngayon. Ah, may diluto si Tita. Kaya, diba? Marami-rami yun, Tita, yung niluto mo. Ayan. Si Mentor May daw, magpapadala daw siya, Tita, si Mentor May. Kasi siya daw nag-invite sa'yo, papadala natin si Mentor May. Yeah. Excited ka na, Tita? Oo. Yes, ayun. So, wag na natin patagalin. Alam kong excited na lang si Tita mag-share, no? So, go ahead, Tita Nelly. Amazing morning, mga mentors. Ako po si Nelly Yap, mother ni JC Yap. Tubong Bicol. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kundi elementary lang. Naging nagyaya ako ng tatlong taon. Tapos, nagtrabaho rin ako ng 9 years sa factory workers. Naging ano ako dyan sa ano, pagtatrabaho na yan. Yung 9 na taon na yan, wala akong ang tawag nito. Nagkaroon ako ng anak, tatlo pala silang magkakapatid. Yung panganay ko at saka pangalawa, may mga pamilya na yon. Tapos si JC, siya ang bunso ko, siya na lang ang walang pamilya. Ganun. Kumakain kami tatlong beses sa maghapon. Hindi kami mayaman. Nakakaraos lang, nakakaano. Tapos, nagtrabaho rin ako ng ganun katagal, sa 9 na taon. Naging hirap ng ano namin. Tapos hanggang sa CJC nga, nag-aaral yan. Nagkaroon ng problema kami na sabi niya, sabi ko sa kanya, kinausap ko siya na sabi ko, JC, nawala na ako ng trabaho, kung pwede, tumigil ka na muna sa pag-a-
nag-aaral. Ang sagot niya sa akin, Mama, hindi ako titigil ng ano, ng pag-aaral. Kahit mag-working student niya ako, sabi ng ganon. Sabi ko, bahala ka, ako kaya mo ba yun? Sabi ko ng ganon. Sabi niya, kaya ko naman, sabi ng ganon. Basta makatapos naman niya ako ng pag-aaral. Sabi niya, sabi ko, ikaw bahala. Tapos nung nakatapos si Jay, hanggang nakagraduate si JC ng ano, college. Tapos nung pagka-graduate niya naman ng college, nakahanap ka agad siya ng trabaho. Yun nga yung ano sa Telos, naging ano siya doon. 9 years siya nagtrabaho rin doon. 9 taon siya nagtrabaho doon. Naging supervisor siya doon. Kaya lang, yung pagiging supervisor niya yun, yung kada ano sahod ayun nagbibigay sa akin ganyan panggastos din na ganun maliit na ano lang kaya lang sabi ko nang ganun okay na yun Jay sabi ko nang ganun okay na yun JC kasi kami na lang dalawang magkasama sa ano eh sa bahay na ganun naging broken family kami kaya ayun kasi yung dalawa kong ano may pamilya na sila. Siyempre, may ano na yun. Tapos kami dalawa na lang sa bahay. Hanggang sabi niya sa akin noon, na ano, magre-resign na niya ako sa trabaho. Sabi ko, bakit ka magre-resign? Eh, supervisor ka na nga dun sa ano, ba't ka pa magre-resign? Sabi niya, Mama, hanggang ganito na lang niya. Sabi niya, ganun. Pag sahod, pagbibigay, tapos wala na naman, sabi ng ganon. Ngayon, nalaman ko sa kanya na pumasok siya sa networking. Sabi ko, Jay, ano talaga ako dyan sa networking? Sabi ko ng ganon, Jay, di ba yung networking na yan, mahirap na ano yan, na trabaho? Sabi ko ng ganon, kung hindi ka ano dyan, babagsak ka din, sabi ko ng ganon. Sabi niya naman, hindi Mama mag-aano ako, sabi ko gano'n. Eh di pinabayaan ko siya, inanuhan ko siya na bahala ka, sabi ko nang gano'n. Eh nakikita ko naman na umaasinso naman yung ano niya dyan sa networking. Naging ano siya dyan, hanggang maanuhan ko na malaki na rin yung kinikita niya. Na nakapagpagawa na nga siya ng bahay. Yung ganun sabi ko, ikaw bahala ka kapag ganyan yung ano, nasa sa iyo yan. Hindi kita pupigilan. Sabi ko ng ganyan. Experience niya na ngayon, mas madalas na kaming family banding kaming mag-anak pati yung ano mga apo ko manugang ko magkakasama kami lagi na kaming lumalabas lagi na kaming kumakain sa labas ganyan mas ma ano na kami ngayon dahil may pera na kami may binibigay na sa amin si JC tapos ayun nga pag ano siya ang naglilibre sa amin siya ang nag-ano sama-sama kaming ano niyan, kasama yung kuya niya, ate niya, kami lahat magkasama. Nakakapunta kami kahit saan ng lugar, magkakasama na kami, kung saan-saan, kung saan-saan na kami nakakarating. Kaya, ayun. Yung dati namin hindi napupuntahan, ngayon napupunta na namin. Masaya kami, dahil dito sa IM, naroon na kami ng
magbabagong ano, hindi na masyado kaming ano sa pera, mag-ano sa amin pumasok yung pera, ganyang ano, hanggang sa minsan nga ay niyaya ko ni ng magkakapatid, kuya niya, ate niya, saka siya. Sabi nang ganon, ma, kung ano, labas tayo, punta tayo sa ano, SM ba yun o ano, sabi ko. Sabi ko, bakit? Kakain lang tayo doon, sabi niya. Sabi ko, sige, pumunta kami, hanggang, ayun nga, kumain kami doon. Paglabas namin, nakita ko may titingin-tingin ng ano ng mga appliances. Aga ano sila. Ma, sabi na ng ganun. Ito, gusto mo ba ito? Ganyan-ganyan. Ay, naku, huwag yan. Mahal-mahal naman yan, sabi ko ng ganun. Hindi, sige, sabi ng ganun. Ang ginawa na, minsan na, ang gagawin sana namin, kasi lagi kaming ano yun, dun sa pamangking ko, makiki-cash card lang kami. Yung makiki-ano kami doon, swipe, tapos, ayun, babayaran namin ng ano, monthly-monthly, ganyan. Pero nitong ano, mga ano na, sabi ng ganun, bakit pa anya natin i-cash card, sabi ng ganun. Eh, pera naman niya eh. Sabi ko, may pera. Sabi ko nang ganun. Ma, hindi, ano na lang natin yung ano na yun na lang natin para ano, is, hanggang nakabili na. Sino ka mabalik? Sino ka mabalik? Pwede na lang natin siya ipadilig. Ilang days? Usually, may staple. Yes, bagong washing machine. Na-surprise ako dyan. Ilang days ang delivery niya? Hanggang ina-deliver na sa bahay. Ayun, kaya sabi ko, JC, thank you, Kako. At ngayon lang nagkakaroon tayo ng mga gamit na ganyan. Dati talaga, wala. Yung pangkaraniwang ano lang, ngayon, nakakabili na tayo ng maayos. Nakakaano na tayo. Mag-aana sa ating pera. Nung minsan, yung Pasko yun. Banding kami lahat nandun sa bahay, mga apo ko, mga pamangkin, mga ano, lahat nandun kami nagsama-sama. Niregaluhan ako ni JC ng ano, nung pinabuksan sa akin, sabi ng ganun, mama, regalo ko sa iyo. Sabi ko, bakit ang ganda naman ito? Sabi ko ng ganun, ano bang klaseng regalo ito? Basta buksan mo, sabi ng ganun. Tingin sila mga ano, mga apo ko, lahat kami nandun, gano'n, binuksan. Ay, naku, maipit na siya. Boy, cellphone mo? Hindi, cellphone mo. Bebe, Emily, ano mo? Okay. Oo nga, ito yung nandun. Ano ba yan? 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 Ano ba yan?
Ng ganun. Magbibigay sa akin yung mga anak ko, yung ano, panganay, yung pangalawa. Nabibigyan din nila ako ng pera, ganun. Pero ito, nung pumasok si JC dito sa IM, yun, nakatanggap ako ng ganyan kalaking ano, pamasko ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi ako nagsisisi na nag-resign siya sa trabaho niya dati, mas naano siya dito sa IM. Bumanda yung kita niya rito. Nabibigyan kami ng pera, mga pamangkin niya, ganyan. Nabibigyan niya na. Dati kasi, wala, ano lang yung ano, pangkain, pang gano'n. Kahit, nabibigyan din kahit na paano, punti. Ganon. Pero ngayon, kung anong hinihingi ng pamangkin nila, niya, nabibigay na ano niya, ng ano niya sa, dito sa IM. Ganda ng kinikita niya na ngayon. Kaya thank you sa I Am Worldwide. Sa lahat ng mga mentors, maraming maraming salamat at karoon ng ganyang ano, IM na maayos na yung ano ni JC ngayon. Buhay niya. Kaya yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin, mga mentors. Pati yung may-ari. Maraming maraming. Maraming maraming salamat. I Am Worldwide. Thank you, Tita. Ayun, palakpan naman natin si Tita Nelly. Ayun, marami bang naka-relate diyan na mga ano, mga parents, no? So nakakatuwa lang na makita din na alam mo 'yun, nagbibilang na lang siya ng pera. Hindi na siya 'yung nagtatrabaho para sa pera, no? Nagbibilang na lang. Yes. Ayun, Tita, actually may mga questions sa kami para sa iyo.
No, regarding din doon sa kwento mo, sa shinare mo sa amin, syempre may mga tao po dito na gusto din nila malaman, no? Dahil nga gaya mo no nagsimula, hindi ka naman talaga support, hindi mo talaga supported yung pagne-networking ni JC. Parang na-shock ka din bakit nag-networking, tapos nag-resign pa sa trabaho, supervisor na, tapos bakit nag-resign sa trabaho. Ano yung nagpa-realize sa'yo, tita, para masuportahan mo na lang si JC sa ginagawa niya dito? Kesa sa i-negative mo siya or kontrahin mo siya, bakit mo siya sinuportahan? Ano yung nakapagpa-realize sa'yo na supportahan na lang siya dito? Kasi nakikita ko siya mentor na maganda talaga yung pasok sa kanya ng ano niya, ng trabaho niya. Kita niya dyan sa IM. Nakikita ko na ganun. Kaya suportado na lang ako sa kanya. Ayun. So dahil maganda yung income din, no? Pero nakita mo din, tita, kay JC yung ano, yung pagbabago dahil lang nag-networking, may nakita ka ba sa kanya na nagbago yung attitude niya? Unang-una nawala na yung sigarilyo. Ano ba yung mga isa doon ta ng mga pinapasasalamat mo na nag-networking siya at na nabago kahit pa paano? Yeah, nagpapasalamat ako sa kanya at nabago na nga ang buhay niya. Ganun, may panahon na siya sa amin, hawak niya na yung oras niya, sama-sama kaming pamilya. Pagka gusto niyang, halimbawa, pupunta sa bahay, o kaya pagsabi na, ano, malabas tayo, kain tayo. Sama-sama kaming pamilya na ganun, may oras niya na siya sa amin. Yun ang kagandahan din sa anong yan, sa IM. May oras na siya sa amin. Ganun. Ano pong nararamdaman niyo na ngayon na si JC po ay isa sa mga top earners? Alam niyo po ba na top earner si JC? Kumbaga kung sa school po, siya po ay isa sa mga top 10, no? Ganun. Ano pong nararamdaman niyo na nag-excel pala siya dito sa IM? Ako, masaya-masaya, Steph. Proud na nanay ako na nagkaganyan siya. Kaya hindi ako nagsisi na siya'y nag-resign doon sa dati niyang trabaho. Kasi dito sa kumikita talaga siya. Nagkaroon na siya ng sasakyan. Dating wala. Ayan. Naging dalawa na yung sasakyan niya. Kaya proud ako sa kanya. Dahil dyan sa I Am Worldwide, kumanda yung ano niya, yung buhay niya. Kasama na kami doon. may isa na daw taon na kotse na nakapangalan na sa'yo. Pero yun nga ta, dahil di ba nung alam mo naman po yung nangyari sa unang sasakyan ni JC na nahatak, di ba? Ano po yung naramdaman niyo noon nung nahatak yung sasakyan niya? Yun nga ang sabi ko noon. Sabi ko, bakit ka ako magkaganon? Dahil masama rin ang loob ko kasi nga magkaroon na siya tapos biglang nawala. Pero naging proud pa rin ako kasi ang pumalit, mas maganda. Mas malaki, naging dalawa pa. Yun ang kapalit nung isang na sa kanya na ata. Nagpursige siya na hindi na mangyayari yung nakaraan na yun. Kumbaga sa pagsisikapan ko, mas madagdagan pa. Ganon. Yun ang nakikita ko sa kanya. Talagang nagpursige siya. Na ganon. Grabe ta, no? Tapos ngayon, alam nyo po ba na may na-hit na siya ulit na bagong incentive na naman ni IM na worth 1 million na kotse? Talaga? Oo, 2 days ago lang po, final na announce na po sa company na meron siya ulit panibagong 1 million worth of car free sa IM Worldwide. Hindi niyo pa alam, ipapangalan na daw po sa inyo. Yes. Ano po nararamdaman niyo, tita, na nakikita niyo talaga kung gaano ka determinado si JC dito sa IM Worldwide?
masayang-masaya step. Dahil sa anong-ano talaga siya dyan sa anong yan. Hindi ko alam yun na ganun. Gusto niya kasi lagi sinosurprise ta. Eh, ako na nagsabi. Ayan. Pero ngayon ta, siguro ano last question na namin sa iyo, no? Ano po yung gusto niyo pong sabihin ngayon kay JC sa nangyari? Sa ngayon po ba may nararamdaman talaga kayong pagbabago sa buhay niyo simula nung nag I Am Worldwide siya? Malaki step. Malaki ang pagbabago nung nag I Am siya. Malaki ang ano kasi nakakapag-banding na kami. Laging pumupunta kung saan, saan-saan na dating hindi namin nararating, ngayon nararating na namin. Pagka nagsabi siya na, ma'am, punta tayo sa ganitong ano, napupunta na namin. Dahil, kasi hindi naman siya kayayaya kung hindi niya kayang, ano eh, siyempre gastusin doon, yung ano, eh, sa amin, wala, sa akin, wala naman siyang maano dahil wala naman akong trabaho eh. Kanya na lang ako umaasa eh, kasi kami dalawa na lang naman ang ano. Siya ngayon ang ano, nabibigyan niya ako ng pera, manghingi ako sa kanya ng ano, bigay siya. Dating noon, nangihingi ako sa kanya, ma, ito na lang anya, pamasahin namin, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi na ako maano kasi alam ko, kailangan niya yun eh. Pero ngayon, manghingi ka sa kanya, ay siya pa ang nag-ano ma, may pera ka pa ba dyan, may ano ka pa ba dyan. Ibigyan ka talaga niya, na ano ang kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil ano ganyan yung ano niya, nagkaroon siya ng maayos na trabaho, maayos na ano. Kaya, ano ako kwento niya yan dati ta sa akin, pagka nanghihingi ka ng pera at hindi niya ikaw mabigyan, sumasakit dun yung loob niya na hindi niya maiabot yung hinihingi mong pera. Kaya isa din yan siguro sa nag-push sa kanya talaga na i-pursige to, di ba? Na itodo to para mabigay niyo yung mga pangangailangan niya. Tsaka ano po yung ano yung masasabi mo sa kanya ngayon sa mga narating niya dito sa IM, sa nagagawa niya ngayon sa'yo dahil sa tulong ng negosyo natin? Ang laking pasasalamat ko, Step, dahil sa ginawa niya niyang ganyan, narating niya ang ano, sa pagsisikap niya, narating na dapat niyang marating, lalo na ganyan na nakikita ko talaga porsigido siya dyan sa trabaho niyan. Proud ako sa kanya. Ano-ano ako sa kanya. Ganun. Naubusan na ng words si tita. Gusto niya na lang umiyak. Yeah. Pero marami pa yan tita na sorpresa si JC para sa inyo. No? Ina, kaya nagpupursige pa yan lalo kasi may mga susunod pa yan na isusurprise sa inyo. No? So yun lang naman po. Thank you very much tita Nelly sa time niyo po at sa pag-share sa testimony niyo po about how I Am Worldwide has helped your family. Yon, thank you very much. Gabi. Marami ba kayong na-inspire doon? Marami din bang tissue yung nagkalat sa bahay niyo? Kasi mukhang marami-rami. Ayun, so nakakatuwa lang kasi ngayon ang tinitingnan na andun si Mentor JC, no? Siya yung taga-mute-mute. Yan, so mamaya may laing yan, di ba? Ngayon ta sa harap ni JC, sabihin mo sa kanya, thank you. Kung anong gusto mong sabihin. Thank you. Yes. Ayan. So, syempre, no, sobrang pasasalamat natin sa I Am Worldwide dahil kung hindi sa I Am Worldwide, walang parents na masaya, no? Walang parents na hindi nasistress sa pera. Pag kailangan, anak, kailangan ko ng 50K. Parang dati 5,000 lang, mga yung 50K na. Parang tumataas yung income ko, tumataas din yung... Ganun talaga, kailangan pagpursigido ha, no? So thank you very much po, Mentor Joel and Irene. And of course, kay Tita Nelly, okay lang po ba mag-picture muna tayo before we
And our, ikaw na po ba mentor, May? Ayun. So, clap your hands, everybody. Just clap your hands. Ayan, design. 1, 2, 3. Ayan, tapos group picture naman. Group picture na. Yes. Mentor May? Ikaw na ba, Mentor May? Okay. And 2, 3, 4. Kasi we have 322 pa rin, no? Na mga participants today. So, grabe. Ang daming nakarinig ng story niyo po. So, sobrang nakakatuwa na marinig yung mga ganitong story from the side na ng mga mentors natin at kung paano sila nabibiyayaan din. Diba sabi nga, be a blessing to others. Man. Dito na natin nakikita yung sinasabi nila, Press, tsaka ni VP, that hindi lang sa atin yung blessing, no, na nakikip, no, kumbaga dapat dumadaloy siya. So dapat po ganon, no. So kaya pagsikapan pa natin at paghatawin natin yung I Am Worldwide para lahat po ng family members natin at kung sino pang yung mga extended family, pwede natin matulungan dahil sa opportunity na to. And thank you very much, mentors. Thank you, Mentor Shirley May and Core Blast Group for coming up with this Testimonial Friday. So thank you very much, everyone, for joining. Again, this is Mentor Poy, and I am Worldwide. Yeah. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you. Bye-bye.